everyone, welcome back to my channel. And today's video, maglalaba tayo ng reusable pad or pasador. So, ituturo ko sa inyo yung tamang paglalaba ng reusable pad or tinatawag na pasador in Tagalog. Magamit natin ng ating reusable pad or pasador, diretso laban na tayo. Hindi na natin pwedeng patagalin pa yun because it is so gross and good hygiene yun. So, ang gagawin natin, pagkatanggal natin ng pasador natin sa ating underwear, syempre, kailangan natin siyang ibabad muna sa cold water or sa room temperature water. So, ang gagawin lang muna natin, parang banlaw, tatanggalin muna natin yung blood and para matanggal din agad yung stain doon sa ating reusable pad. So, after natin siyang ibabad sa water, tapos yung banlaw-banlaw, kusot-kusot para matanggal yung stain at yung mga dugo. So, ilalagay naman natin siya dito. So, water with liquid detergent. Pwede din kayo gumamit ng mga bar, yung mga Tide bar, Surf bar, or tatawag na bareta. But ako, I will go for the liquid detergent. Ayan. So, maglalagay ako ng liquid detergent sa water. Dito natin siya lalaban. So, ito na yung nababad na natin reusable pad sa water. Ang ginamit ko is yung ordinary water lang. Hindi na ako gumamit ng cold water. So, ayan. So, makita nyo, wala na siyang mga blood or yung mga stain. So, ito. Ordinary lang din ang gagawin. Malaba. Kukusot-kusotin. Kusot-kusot lang. Double check natin kung wala na nga bang stain, blood stain. So, itong hydrogen peroxide. Ayan. So, ang gagawin nyo lang, kasi para mayroong stain pa konti, ilalagay nyo lang siyang ganyan. Ayan. Tapos, mawala na yung stain niya. At guys, itong hydrogen peroxide, disinfectant din to. So, para mawala yung mga bacteria din dito sa ating reusable pad. Ayan. Kita nyo, bumula siya. And then, kukusutin nyo lang din siya. Ayan. Mawala na yung stain niya. Ayan. Huwag kayong gagamit ng mga, yung Clorox ba yun? Zonrox, ganun. Kaya ako gumagamit ng liquid detergent kasi gusto ko binababad ang reusable pad ng mga 5 minutes, 10 minutes para mas lalo siyang bumango at minutes. Ayan. So as you can see, mukhang malinis na siya. I mean, malinis na talaga siya. Madali lang siyang laban. Hindi naman siya ganun ka-tricky laban. And then, ang ginagawa ko, naglalagay pa rin ako ng hydrogen peroxide para nga disinfectant siya sa ating reusable pad. So, yan guys. Naka 10 minutes na tayo. So, babanlawan na natin siya. Usually ako, hanggang 4 na banlaw ginagawa ko. Para mawala talaga yung mga bula-bula. Ayan. So, ganun lang din naman yung gagawin. Kung paano yung laban yung damit nyo, ganun din naman yung pagbanlaw. I mean, kung paano yung banlawan ang damit nyo, ganun din yung pagbanlaw. So, babanlawan na natin ito. Pag-apit-apit ng konti. And
then, lilipad ko na to ng basin para pagkain. Linis na siya. So, ito na yung last na banlaw. And then, pagpipiga, yun yan. Hindi ko siya pinupulupot na ganun. Para hindi masira yung tela. Although, matibay siya. Kaya lang, hindi talaga ako ganun magpiga. And then, isasampay na natin to. Linis na siya. Super linis na siya. Guys, nabanlawa na siya. So, kailangan natin siyang ilagay sa hanger. Ayan yung hanger. Ayan. Ito yung snack bottle. Pagdidikitin nyo lang. Dito ka. Sasampay niya siya na ganyan. Maganda tong isampay pag maaraw para mas nadidisinfect yung reusable pad natin. So, kung di naman maaraw, pwede din naman. Ayan. Kasi gumamit man tayo ng hydrogen peroxide. So, malinis na malinis na to. Ayan. Sasampay lang. And then, ayun na. Okay na siya. So, pag tiyo na, pwede na siya ulit gamitin. So, ayan guys, ang ating vlog for today. Thank you for watching and God bless!